Praise the Lord. Shalom. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, purihin ang ating Panginoon sa napakagandang biyaya na muli niyang pinagkaloob sa atin, na sa pamamagitan po ng sama-sama nating pagkatalakay at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ay nabibiyayaan po tayo ng kanyang mga kapahayagan, ng kanyang pong mga salita. And of course, kahapon, kaya po tayo na hindi nakapag-resume yesterday dahil po sa mayroon po pong nilakad, no? Na pong urgent na ginawa po namin. And of course, ito po yung yesterday ay ang pagbalik ng aking sister wife sa abroad. Anyway, I pray na ang ating Panginoon po ay gumawa ng mga pamamaraan upang kung ano ang kanyang naisin sa kanyang mga lingkod ay ito po ang siyang mangyari at maganap. Amen. But for the meantime, ay patuloy po nating baybayin ang kapahayagan ng ating Panginoon, ang ating pong series, no? Ang team po natin about the stages of the word, at ito po ay sumasangkap sa mga bagay na meron pong kinalaman sa positioning ng salita. Amen. So nasa part 22 na po tayo ng ating pong serye. Before we start, of course, let us set the atmosphere of worship in this place. At tayo po ay sabay-sabay na makikigalak sa awiting ihandog ng ating mga kapatid at ang aking anak na si Jemima. Praise the Lord. Pakinggan po natin. Thank you.
Okay, purihin natin Panginoon. At sa pagkakataong ito ay sama-sama tayo maghanda sa ating pong pakikinig. Amen. And I believe na mamumusap ang ating Panginoon. Amen. At ulitin po natin, hindi po galing sa atin ang mga kapahayagan. Ito po ay atin lamang pong nire-reflect sa ating pong kapanahunan. Amen. At kagaya po ng sinabi po ng ating messenger sa Laodicea Age, no other than Brother William Marion Branham, siya daw po ay narito upang ipahayag ang salita. Amen? Pahayag ang mga bahagi ng misteryo ng ating Panginoon. Okay, as we start, let me read this book of Revelation chapter 10. Ito po yung continuation ng ating pong binabasa. Dito lang po tayo sa verse 8. Mag-start po tayo sa verse 8 hanggang sa verse 10. Sabi po ganito, "And the voice which I heard from heaven speak unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hands of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Verse 9, And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy womb mouth rather sweet as honey. And verse 10, sabi pong ganito, And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter." Okay, sabi ko sa Tagalog, "At ang dinig ng aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na patayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, Kunin mo ito at ito'y kanin mo. At papapaitin ang iyong tiyan, datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng kulot." At sabi ko sa verse 10, last verse ko ito, "At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel na aking kinain, at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng kulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan." Samahan niyo po akong manalangin panandalian sa ating Panginoon. Let us pray for this message. Amen. At alam naman po natin ang ating Panginoon ay nagsabi, "Whether two or three gather in my name, I am in the midst of them." Amen. So, ako po'y naniniwala na in every aspect of our lives ay naroon po ang ating Panginoon. Amen. Okay, let's pray. Father God, salamat sa natatanging biyay at pagkakataon na minsan pa ay binahagi mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat kayo nga po ang Diyos na nagtataglay ng kapangyarihan upang kami Panginoon ay sama-sama na iyo pong i-bless ng paghahanda sa iyong muling pagbabalik. Salamat Panginoon sapagkat ginagamit mo Panginoon ang bawat pagkakataon. Bahagi, Panginoon, na itinakda mo sa iyong mga lingkod upang kung saan, Panginoon, ay aming pong masumpungan ka, makilala ka, hindi po sa pamamaraan ng mga bagay na nakikita, kundi sa mga pamamaraan ng iyong kaisipan na iyong pong itinakda na maalam at maunawa ng iyong mga lingkod sa pamamaraan ng mga kapahayagan at sa mga misteryong iyong pong binuksan. Maraming salamat, Panginoon, at sa gabing ito, pagpalain ang labi ng iyong lingkod, pahintulot, Panginoon, na magkaroon ng buhay ang mga kapahayagan mo sa aking bibig, Lord, at kinikilala ko, Panginoon, na ako po'y walang kabuluhan, Panginoon. Ang aking pagkatao, Panginoon, ay tunay nga pong nananampalataya at nananalig, umaasa sa iyo lamang kong kapahayagan. Again, Lord,
Bless mo, Panginoon, mga kapatid, na iyong pong pinagpala na maging kabahagi ng aming pong pagtitipon, sila na mga naparito, sila na mga naka-view sa aming pong streaming. Lord, hayaan mo, Panginoon, na kami po'y patuloy na masangkapan ng mga kapahayagan mo, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang magsilbing liwanag ng aming pong mga pananampalataya. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo na manunubos. Amen. Okay, so praise God. At tayo po ay dadako na po, magsiswitch na po tayo ngayon ng ating pong pagtatalakay. Last week po ay Hidden Word ang ating pong natalakay. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa Full Word. Amen. Okay, so dito nga po, no, gusto ko po munang i-discuss yung ating pong mga nasumpungan o na pag-aralan last week about sa Hidden Word, para po mas mabigyan po ng pagkakataon na tayo po ay, sabi nga, sumariwa sa ating mga kaisipan, yung ating pong mga natatalakay. Amen. Sapagkat napakahalaga po ng bawat mga kapahayagan ng ating Panginoon. At dito po tayo po nakakakuha ng kalakasan. Amen. Okay, praise God. So, ito po, no, naka-highlight ko lamang po, ina-highlight ko lamang po, mga kapatid, ang ating pong natalakay. Una po dito, no, sa ating pong na pag-aralan. When the book is finished, there's only one thing left. And that is the seven mysterious voices of thunders. Meron daw po itong tinatawag na ang aklat daw po ay natapos na. Amen? At meron na lamang daw po isang natitira. At ito po ay ang tinatawag na tinig ng pitong, no? Misteryo na tinig ng pitong pulog. Amen? And the bit that was wrote on the back side of the book, yes, that John was forbidden to write. So, yung voices na ito, yung mga tinig na ito, mga mysterious na, pitong misteryo na tinig na ito ng bulog, ito daw po ay naisulat sa back side, no? Ay, sa likuran, no? Ng aklat, no? At ito daw po yung sabi na gusto pong isulat ni John, subalit hindi po pinasulat ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? And of course, sabi po dito, no, another one, sabi, there's coming forth seven mysterious thunders that not even written at all. That's right. And I believe, sabi po ng prophet, that through those seven thunders will be revealed in the last days. So, kaya po hindi daw po pala pinasulat sapagkat hindi po sa kanyang panahon. Amen? So, simple lang po, kagaya po ni Prophet Daniel, no? Na isusulat niya rin, pero inatasan siya ng makapangyarihang tinig na huwag isulat at sarhan, no? Selyuman, katakan, no? Ang aklat na ito. Likewise, itong si John, at kanyang malinaw na nabasa, kasi hindi niya naman po i-attempt na ito po ay isulat kung hindi niya po nakita. Amen. Pero sabi nga ng prophet ay dahil daw po sa ito daw po ang kapahayag nito ay hindi sa kanyang kapanahunan. At kaya ito po ay pinasarahan, no? Okay, sabi nga nun, no? And I believe that through those seven thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapturing faith. Amen. So, meron palang focus, no? Meron nakatuon na pupuntahan, no? Kaya nga, kapatid, no? Pag ang Diyos ay nagsalita, no? Meron po itong ito po ay magaganap at meron pong gaganap. Amen? At alam naman po natin ang ating Panginoon ay gumagawa sa pamamaraan ng kanyang mga lingkod. Amen?
siya po ay misteryong gumagawa at gumaganap sa mga bagay na kanyang itinatakda. Amen po ba? So, bakit kamo? Sapagkat para daw po yung mga misteryong ito ay para daw po sa kanyang nobya. Itinakda, no? Na nobya. Amen po ba? Na siyang makakabahagi sa marriage supper of the Lamb. Amen? At ang kabuuhan daw po ng mysterious thunders na ito ay upang ang bahagi ng nobya ay magkaroon daw po ng tinatawag na rapturing faith. Kaya nga napaka-importante mga kapatid na mananampalataya sa ating Panginoon na ma-recognize po natin na ang message po ng ating Panginoon sa huling kapanahon ay about the rapturing message. Amen. Sapagkat hindi talaga tayo magkakaroon hindi tayo magiging kabahagi ng pag-agaw kung hindi po natin masusumpungan, hindi natin makikita ang rapturing message. Sapagkat ang pananampalataya na pinapasakdal ng ating Panginoon ay ang mga kapahayagang may kaugnayan sa pag-agaw. No? Kaya nga ito po yung mga misteryo. Bakit kamong misteryo? Dahil ito po ay meron pong allotted, no? Allotted, individual po ito upang maipahayag, no? Ng malinaw sa kanyang mga sinelyuhan, no? Ang misteryong ito na siya pong magdadamit na panglangit para sa kanyang mga lingkod. Okay, number 3. When the seven thunders had uttered their voices, and I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. So, ito nga po, no, kinote ko na rin po yung verse na ito, no, verse 4 ng Revelation 10. Sapagkat ito po ay, sabi ka, in continuation sa ating pong binabaybay na kapahayagan. Kaya nga po, no, yung scripture and message, nagkakaroon po ito ng dovetailing, nagdudugtong po ito. Amen? Hindi ito po pwedeng magkahiwa-hiwalay. Ito po yung bumubuo ng ganap na kapahayagan, no? Kaya nga yung unwritten word at yung written word, no? Hindi po ito dapat magkahiwalay. Sapagkat yung laman ng written word ay yung unwritten word. Amen? Okay, so sabi nga na, sealed up those things. No? Tatakan mo ang mga bagay na ito. Amen? Na sinalita ng pitong kulog na ito. No? Okay, so kaya mga kapatid, ano, talagang sabi nga, nagkakaroon po ng natawag na dovetailing, nagkakaroon po ng eksaktong pamamaraan ng kapahayagan ang tinig ng propeta sa huling kapanahunan. No? Okay, so last po dito, and it will take the prophet to get the revelation because God has no other way of bringing out His scriptural revelation except by prophet. Amen. So, kailangan po talaga niya ng machinery. Amen? At siya po ay tumatawag ng kanyang mga lingkod upang ma-unveil, no? Maalisan, no? Maalantad, maangayag ang mga bagay nito. At hindi ito basta-basta lamang na mga tumatayo sa pulpito, no? Sapagkat sabi nga, no, in every ages there is allotted word and allotted messenger. No, hindi po kanya-kanya po itong kapahayagan, no? Isa lamang po ang revelator nito, which is the Holy Ghost. Amen. At ito po ay lumalapag sa tamang bibig, no, na pinili ng ating Panginoon, which is the prophet. Propeta lang po yun, no? According in Amos 3:7, no?
So ito po yung malinaw na scriptural na ating pong nasusumpungan po dito upang magkaroon po ng buhay ang mga aral na ipinapanauli ng ating Panginoon. Okay. So, sabi nga no, talaga pong propeta ay napaka-importante. Okay, the word always came by a prophet and always will. Amen. So, kaya kapatid sa Panginoon, no, kung inyong makikita ang ating pong kapahayagang ito ay buhat po sa tinig ng piniling lingkod sa huling kapanahunan. Amen. Okay, let's continue po. So, pasok na po tayo dito sa full word. Ito po yung pinakahuling tinatalakay po natin, no? About sa Revelation chapter 10 dito, no? The full word is to be born. Yung buong kapahayagan, no? Buong salita, no? ay ipinanganak, no? At nakita po natin, ito po ay bahagi ng Revelation chapter 10. Okay, so dito po, gusto ko pong magbasa po muna ng code. Ito po sa seed, not ears, which shock. Okay, ito po sa paragraph 100, sabi pong ganito. Notice, in the womb of Mary was the seed. But when the seed was delivered, it said, I come to the will of him that sent me. Matapos daw po na mailuwal yung binhi na ito at yung binhi na ito nang lumaki ang nagsalita. Sabi niya, ako'y pumarito, hindi sa aking ganang kalooban, kundi sa kalooban ng siyang nagsubo sa akin. No? Kaya nga po, ang ating Panginoon na si Jesus Kristo, siya po'y pumarito ng mayroong layunin, no? May gampanin, sabi nga, no? At ang gampaning ito ay hindi siya nagki-create ng kanyang sariling pamamaraan sapagkat siya po mismo yung word na nagkatawang tao at merong po lamang siyang alapid. Meron siyang pagtatakda lamang ng mga kapahayagan na kanyang kinakailangang ibahagi. No, kagaya tinanong siya ng mga kanyang alagad, Panginoon, no? Guru, kailan baga mangyayari mga bagay na ito? No? Ang panahon, sabi ganun, no? Ng ating Panginoon, mag-ingat kayo upang kayo huwag kayong madaya. No? So, at nakita po natin dito na meron pong specific time ang ating Panginoon. Meron pong takdang itinakdang panahon ng ating Panginoon upang yung kapahayagan ito ay, sabi nga, no, ma-unveil. Amen? Okay, so let's continue. And I come to do the will of him that sent me. At sabi pa niya, I and my Father are one. Diba? Ako at ang Ama ay isa. So, bakit kamo? Kasi talagang isa lang siya sapagkat siya yung word. Amen. Na nagkatawang tao. At yung kanyang daladalang mensahe ay kanyang itinakda, no? Para lamang sa kapanahunan na kanyang itinalaga. Kasi sabi, ang panahon ay hindi para sa inyo. Ano ba? Oh? Pero ang sabi, sa panahon yon, mag-ingat lang kayo sapagkat maraming mga mandaraya, maraming lilitaw na mga bulaang guro at bulaang propeta. Well, at alam naman po natin, ma-identify po natin yung mga bulaang propeta, mga false prophet, kung ang kanilang kapahayagan, una, sabi nga, no, hindi nangyayari. Pangalawa, hindi po nakadaptil, hindi po nakaugnay sa kapahayagan ng Biblia o sa scripture ng ating Panginoon. Amen. So dito po ma-identify po natin talaga kung sino po talaga ang mga totoo at genuine, no? Tatawag na peculiar, no? Man of God. Amen po ba? Praise God. Okay, so if I do not his work, okay, believe me not,
kung hindi ko ginagawa ang kanyang kalooban, ang kanyang ginagawa, huwag pa'y maniwala sa akin. Amen? Kung iba ang ginagawa ko, kung ako ay nag-create ng panibagong message, sabi ganun, huwag niyo akong paniwalaan. Okay? So, there was the seed. Yun talaga yung binhi. Okay. The seed in Mary, the shock. It may close to being that, but it wasn't. It was still in the womb. Okay. Notice, in the Pentecostal age, through the Lutheran age, through the Wesleyan age, it's been the same thing through this Pentecostal age. Parehas lamang. No? Parehas na bagay lamang. Isa sa pahayagan, subalit merong tinatawag na panahon. Amen? Sa Pentecostal age, sa Lutheran age, kay Wesley, sa Wesley, sa panahon ni Wesley. So, isang kapahayagan, subalit ito po ang natawag na merong po siyang baitang. Amen? Merong po siyang natawag na bagay na, sabi nga ganun, ito po ay nagkakaroon po ng sunod-sunod, no? No? Okay, na mga pangyayari at kaganapan. Okay, but at the opening of the seventh seal, sabi nga ng Revelation chapter 10, the full world is to be born into manifestation again. So, yung Revelation chapter 10, dito po ipinanganak daw po yung kabuuhan ng salita. When the voice of the seventh angel na, shall begin to sound. Di ba? So, malinaw, no? Yung ikapitong anghel na mensaherong ito, wala namang ibang sinabi pa, no? Wala nang pang-ako, wala nang pang-walo, walang pang-siyam, walang pang-sampu, kundi ito po ay ikapito. At ito po ay itong umuugnay sa tatawag na ikapitong panahon ng iglesia. No? Amen? Ano yun? Sa panahon ng Laodicea. No? Dito po iniuugnay yung wangis o larawan, kung anong espiritu, kung ano ang taglay ng mga iglesia, kung ano ang kanilang kondisyon, no? At ito po ay nagpapahayag ng mga bagay na may kaugnayan sa bawat panahon. Kaya nga po itong Laodicean age, sa atin po ito, pinakadulong-dulo. Remember, si Enoch ay ikapito. No? Sa lahi ni Adam. At sa ikapito na ito, si Enoch ay na-rapture. Amen? Inagaw siya. No? Ito din po yung tinatawag na type and shadow ng ating kapanahunan sa Laodicea. Amen ba? Amen. So, dito po ipinanganak yung kabuuhan, yung buong salita upang kung papaanong itong si Enoch, no? Na lagi niyang kasama, sabi nga na, no? Itong si Enoch, lagi niyang kasama araw at gabi. Bakit ka mo? Sapagat sa ating panahon, sabi nga na, no? God in us. No? Ang Diyos ay suma sa atin. Di ba? Suma sa atin na siya. Kaya na si Enoch, sa panahon ni Enoch, no? Kasama niya ang Diyos. Di ba? So dito sabi, God in us, kasama natin siya. At tayo po'y natututo ng kanyang mga kapahayagan. At sa mga pamamagitan ng kapahayagan yan, dito po tayo dinadamitan ng kagaya ng damit na kanyang i-kinover kay Enoch. Upang itong si Enoch ay hindi makaranas ng physical na kamatayan. Amen? So kaya ngayon, full manifestation ng word na ito ay sumasa atin siya. Amen? In the form of the Holy Ghost. Amen?
Because the very presence of God, which is the very presence of the Holy Ghost. Amen? Bakit kamu? God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung sangkap na suma sa atin, tingnan nyo, ito po ay bahagi mismo ng Diyos. Glory. Amen? At ito po'y nangyari, makinig kayo, sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng ikapitong anghel o mensahero. Amen? Ikapitong kapanahunan, panahon ng pag-atag-aani, panahon ng separation, showing the true colors, whether wheat or tares, amen po ba? Sapagkat ipinuposisyon na ng ating Panginoon yung bawat kondisyon ng binhi. Remember, the seed of discrepancy. Amen? Merong tatawag na serpent seed. No? Bakit kamo? Bakit merong serpent seed? Kaya sabi ng ating Panginoon, kayong lahi ng ulo ko. Amen? Pag sinabing lahi, speak about gene. Ha? Pag sinabing speak about gene, ito po ay kumakatawan sa binhi. Amen? Okay. So, kaya nga po mga kapatid, but at the opening of the seventh seal, Revelation chapter 10, the full word is to be born into manifestation again. Amen? So, yung panahon na lumilipas, Lutheran, Wesleyan, and Pentecostal age, ito po ay merong pong sapat na kapahayagan. Buong kapahayagan sa kanilang mga panahon. Dahil kung tayo po'y nabuhay sa panahon po ni Luther, buo po yung salita doon sa panahon nga lang ni Luther. Likewise, sa panahon din po ni John Wesley, buo rin po ang kapahayagan sa panahon niya. But the problem is, merong pang mga panahon darating. At dito po sa ating panahon kinalalagyan, dito po ang sinasabi na opening of the seventh seal. Ikapitong tatak. O selyo. Amen po ba? But the opening of the seventh seal revealed the full world is to be born into the manifestation again. Kasi pagkabukas na pagkabukas, hindi pa po pwedeng maganap ang pinakapunto. Meron pang panahon ito. Lalakad yung panahon. Naka-arrange po ito. It's depend po ito sa kung ano ang itinalaga ng ating Panginoon na tinatawag po na current event o kapanahon ng kasalukuyang panahon na ito na nagaganap. Amen po ba? Kaya kung darating po man yung rapture anytime, ibig sabihin po niyan, it's already done. Tapos na. Pero sa ating kapanahonan, tignan nyo ha, sa ating kapanahonan, bukas na po ang mga selyo. Pero, merong pong tinatawag na panahon dumalakad pa. Kagaya sa panahon ni John Wesley, ni Luther, pagbukas ng mensahe na inilagay ng Panginoon sa panahon ni Luther, bumilang yung panahon. But remember, sabi po, eksaktong sinasabi po ng propeta, this age, sabi ko nun, shortened age po ito. Ito'y pinakamaikli sa lahat ng panahong umiral sa paghahanda sa kanyang bride. In other words, sabi nga, quick works ito, quick works. Mabilis ang trabaho ito. Finishing na po ito, mga kapatid. Amen? Kaya po, binuhos ng ating Panginoon ang kabukuhan ng mensahe
Remember, no? Yung kabuuan ng mensahe, yung in continuation ng mga kapahayagan from Ephesus up to Laodicea, ayun ba? Ay pinairal ng ating Panginoon ang kabuuan na siyang dadamit at sasangkap sa tinatawag na magkakaroon ng ganap na rapturing paid ang kanyang mga predestinado. Amen? Kaya sabi ganon, the full world is to be born into manifestation again and vindicated by the Spirit of God in the full strength. Are you with me? Pinagbibay pa ito ng Spirit ng Diyos, no? Ng buong pwersa. Nakita nyo? Kaya kapatid, walang sinisinog talaga ang mensahe. Dumadaan na po yung mabalik na nga po ito. Pag ang mensahe bumalik na sa Israel, tapos na. Amen? Umiikot yung message. At sabi nga, napuntahan tayo dito sa Asia. Amen. Ngayon, pabalik na. Pag bumalik po ito, pag bumalik yung message, dito po sa Israel, bago po bumangon ang pinaka ikalimang propeta na ito, ay yung Spirit of Elijah na ito. Yung fifth Elijah na ito, which is the Spirit of Moses and Elijah, wala na po ang bride. Amen. Diba? Naagaw na. Yes. At ang lahat ng bahagi ng nobya ay kasalukuyang po, makinig tayo, kasalukuyang po naghahanda para po sa kasalan. At hindi magsisimula ang kasalan hanggat wala ang mga tagapangasiwa. At ang tagapangasiwa na ito ay ang 144,000 Jews. Amen? Kaya makikwikin sila during yung tinatawag na reign of the Antichrist. Pag nakwikin ang 144,000, sila po yung gagana para po mamahala doon, para sila po yung mag-cater ng kasalan. Nakita nyo? But as of now, ipiniprepare ng ating Panginoon ang kanyang nobya. Pero sa langit, prepare na. Amen. Sabi nga, nakahanda na. Luwabas kayo, tawagin niyo yung mga pingkaw, tawagin niyo yung mga bulag, yung may mga kapansanan. Puluin niyo ang aking bulwagan. Ito na yun. Amen? Ito yung panahon, Brother Dino, ng pag-aayos ng kanyang mga, ng kanyang bahagi ng kanyang nobya. Amen? Which is the mystical body of Him. Amen? So kaya kapatid, sabi nga nun, vindicated by the Spirit of God. Kaya God in us, in the form of the Holy Ghost. Amen? At yung Holy Ghost na ito, ang ginagawa niya ngayon, ay siya po yung opener, siya po yung tatawag na revealer. Amen? Yung messenger, siya po yung voice. At ang ginagawa sa atin ng Holy Ghost, binibigyan niya tayo ng open, bukas na kaisipan, bukas na paningin espiritual. Para yung vindicated message na ito ng messenger ay maunawaan natin. Walang gagawin yung messenger kundi magbukas na mga mystery. Pero pag wala yung eye-opener, which is the promised Holy Ghost, hindi natin mauunawaan to. Nakita nyo?
Kaya nga po, before na ipaunawa niya sa atin yung mga bagay na misteryo, dahil ito po'y, sabi nga ito po'y vindicated, kinakailang ished niya muna tayo. Sa pamamagitan po ng selyo. The Holy Ghost is our seal until the day of our redemption. You hear that? Diba? So very clear mga kapatid sa Panginoon, may mga kapahayagan ngayon na very strange sa mga tao, lalo na po yung mga ipinanganak po mga naging Kristiyano sa iglesia, sa simbahan. Very strange po sa kanila ito. And then, may speculation na sabihin, mga bagong aral, wrong! Hindi ito bagong aral, mga kapatid. Ito po yung original na message, yung aral na ipinapanahuli niya. Kasi ang pagpapanahulin niya sa lahat ng bagay, message. Amen. Hindi ito mga material things. Hindi ito yung mga tatawag na apple of the eye na mga temporal matters. No? Ito po yung mga mystery. No? Unveiling of the mystery. Kaya nga unveiling sapagat ito po yung mga content na magpapanauli sa mga kaisipan ng Diyos noong pamanguna. Amen? Vindicated by the Spirit of God in full strength. Tignan nyo. Full strength. Kapatid, tandaan po natin para ito sa mga buhay. Yung message of the hour para po sa mga buhay, hindi para po sa mga sabi nga ganito, di ba, mayroong mga mauunang, naunang mahuhuli at mayroong mga huling mauuna. Amen? At alam naman po natin kung sino yun. Sino yung mga nauna? Sino yun? Yung mga naka-receive ng first invitation and second invitation. Ito po yung mga nauna, subalit mga nangahuli. At yung mga nangahuli, yung nakatanggap ng third invitation, which is the Gentile realm. Are you with me? Amen? Bakit kamo? Yung invitation na ito, hindi na para sa mga kamag-anakan, sa mga kakilala, sa kaibigan. Hindi na ito yung mga colleague. Kundi ito yung mga tatambay-tambay na lang sa mga salansangan. Lumabas kayo muli. No? Tawagin niyo yung mga pingkaw, tawagin niyo yung mga unbeliever, tawagin niyo yung mga nandoon sa mga buntun ng mga patay. Ah? Let the trumpet sound. Amen. Kaya sabi ng ating Panginoon, hallelujah. Huh? Bumangon ka sa buntun ng mga patay. Yung tinig na yun, yung po, ito po'y katawag na mystical body. Ecclesia. The call out ones. Amen. Sila yun. Sila yung pinagtuunan ng word na ito, bumangon ka sa mundo ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Hindi maliliwanagan ang isang bagay kung hindi siya malalantad sa liwanag. Amen? Dahil si Kristo yung liwanag. I am the light of the world. Amen? How come na maliliwanagan ang isang bagay kung nananatili siya doon sa ilalim ng buntong ng mga patay? Paano maliliwanagan ang isang bagay kung siya po'y nananatili nakatago sa isang sulok o isang bahagi na madilim na kanyang buhay sa mundong ito? In other words, hindi ka maliliwanagan pag mananatili ka sa denominational na sistema.
Sapagkat sabi sa Bible, o sabi po sa scripture, no? Yung mga patay na ito, mga relihiyoso ito eh. Gusto niyo ng scripture? Gusto niyo scripture? Sabi ng ating Panginoon, hayaan mo mag-ibig ang patay sa kapwa patay. Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero hayaan mo muna umuwi ako sa aming tahanan kasi namatay ang aking tatay, lilibing ko muna siya. Ang sabi ng ating Panginoon. Kasi bakit ka mo recognize niya yung sambahayan ng itong tinawag nito, yung sambahayan tinawag niya ito, puro mga patay. Bagamat mga relihiyoso, mga kapatid. Walang magagawa ang pagiging relihiyoso. Ha? Ha? Pinapalawak mo lang yung covering ni Satanas. Amen? Yung taguan ni Satanas, which is the religion realm. Amen? Okay. At it was when it was here on earth, manifested in the same way, doing the same things that it did when it was here on earth, doing the same thing that it was here on earth. Tingnan nyo, gagawin pa rin niya yung parehas na bagay na ito. Pero, sabi nga nga doon, pero ito po'y tatawag na meron siyang baitang. Amen? Hindi po pwede nagsalita siya sa yung dulo-dulo, ganun pa rin, hindi. Meron po itong kaganapan. Kaya, in every word, sa bawat kapahayagan ng ating Panginoon, makinig po tayo, ay merong magaganap at merong gaganap. That's right. Diba? Walang kapahayagan ng ating Panginoon na ma-stagnan. Amen? Lahat ay gaganap ng tama at naaayon based sa kanyang plano, sa kanyang blueprint. Amen? Kaya lahat ng mga anti-word, which is the anti-Christ, ginaganap nila ng tamang-tama at eksakto ang kanilang parte. Di ba? Kaya si Judas Iscariot, kung ito si Judas Iscariot ay nakatalaga para sa eternal life, hindi siya gagamitin sa traitor. Ayun. Hindi gagamitin si Judas Iscariot as a traitor kung siya po ay merong pong binhi na tinatawag po na binhi ng bilang isang nobya. Amen? O binhi bilang tinawag ng ating Panginoon in the bosom of Abraham. Remember that. Kasi yung covenant ng Israel sa bosom ni Abraham. Yung bride sa bosom ng message. Doon iniipon tayo sa sinapupunan ng mensahe. Amen? Kaya nga, sabi nga nun, ano? By the grace of God. Kasi yung message, punong-puno ito ng grace. Amen? Punong-puno po ito ng biyaya yung message. Kaya nga sabi nung, kilala kita eh, namumukha ka ng hindi iyo. Yung, alam niyo, ano, yung, nakita niya yung pinagkatiwalaan ng 1,000. No? Natakot siya. Kasi, tingnan niyo po, ano, ito, pinaka-big picture ito eh. May mga lingkod ng Panginoon talaga pinagkatiwalaan ng gift. Pero, hindi sila marunong gumamit. Amen? Pinayaan lang nila. Although na nagagamit nila, pero, by material things lang. Kaya maraming mga Kristiyano may pananampalataya sa Diyos dahil sa mga material things. Are you with me? Kaya pag ang faith ng isang tao naka-base lamang sa goodness, blessing, prosperity, wrong. Dahil may mensahe at meron tayong kalaban.
Amen. Kaya pinag-aaralan natin yung kaaway natin. Ina-unveil natin yung kaaway natin. Yan ang topic natin every Sunday. Ina-unveil natin ang ating kaaway sapagkat hindi po pwede na, ay wala akong pakialam dyan sa pag-aaral na ganyan sa kaaway. Basta ako, pinag-aaralan ko lang yung magkaroon ng pananampalataya. Eh, yun nga kasama yun. Hindi mo po pwede maihiwala yan sa pananampalataya mo. Paano mo marirecognize ang kilos ng kaaway? Kaya maraming mga tao, pananampalataya, under the delusion of Satan. Suppose na sila po ay nandoon sa vineyard ng Lord, pero doon pala sa vineyard ng kaaway. They praising God. They sing hallelujah. But remember, the system that we had, yun po ang nagiging kalarawan ng kaaway. Amen? At yung mga pagganap, take note, ulit-ulitin ko ito for our sake. Yung pagganap sa mga tradisyon na mga kasiyahan. In other words, celebration. Come out. Labas kayo dyan. Ha? Nakakalungkot ng una. Kami nga, nalungkot kami ng una eh. Pero wala tayong magagawa eh. Ang Diyos ang may gusto na mag-come out kayo dyan sa mga celebration na kinreit lamang ng doktrina ni Satanas. Di ba? Amen. Kasi yung mga celebration na to na ginaganap na yan, makinig kayo ha. Para po sa pleasure ng laman ito eh. Hindi naman to, wala naman itong kaugnayan sa ano? Sa spiritual moon aspect. Why? Pagdating ng Christmas, anong gagawin? Mag-iinuman. Diba? Mag-de-date yung mag-asawa. Tapos, diretso na naman sa biglang libo. Is that the celebration? Spiritual celebration? So, kapatid, mas mainam ng manahimik na lang tayo. Hayaan mong buong mundo. Kasi yan ang sinasabi sa Biblia. Nadaya ang buong mundo. Totoo naman yan eh. Saan yan? Sa mga celebration. Sa mga tradisyon. Diba? Kasi akala nila sa mga palm reading lang, akala sa mga manghula, akala sa mga albula rin. Wrong! Sabi sa Bible, ang sino mong magdagdag ng mga salita, ng mga hula na ito? Ay, yung celebration ng Christmas, dagdag na yan eh. Yung every year na isa-celebrate mo yung kamatayan ni Jesus Christ, dinagdag na yan. How much more yung Halloween? Yung Valentine's? And so forth. Diba? Kung naniniwala ka na pinapanauli ng Diyos ang lahat ng bagay, back to the original Pentecost, tignan mo kung anong ginagawa ng mga Pentecost sa panahon niya. Meron ba silang celebration? Sa mga ginagawa ngayon sa panahon nito? Wala. Kaya yung full word na ito, na pinag-aaralan po natin, yung full word na ito, wala silang huli-huli. Ito na po yung tatata. Kaya sabi ng ating Panginoon sa aming nabasa sa devotion, sa aming gaganina, sa lukuklo. Pag dumating ako, meron ba ako masusumpungan ng tapat? Sabi ng Panginoon. Hindi ito sa pamamagitan ng pagtatites. Hindi ito sa pamamagitan ng natawag na love your enemy. Hindi mapupunta, ang subject makinig kayo, hindi mapupunta sa hell ang isang tao dahil siya ay magnanakaw, siya ay rapist, siya ay mamamatay tao. Napunta siya sa hell sapagat dahil po sa unbelief. Hindi paniniwala sapagat yung attribute ng unbelief, yun, pagpatay, pagsisinungaling, unholy living. Di ba?
Hindi mapupunta sa impyerno ng tao, Brad, dahil sa siya'y pumatay, magnanako, namatay siya, magnanakaw, namatay siya, sinungaling, namatay siya kung ano-anong binagong masama. Hindi siya mapupunta sa hell dahil doon. Napunta siya sa hell dahil mayroong ugat. Anong ugat niya? Unbelief! Hindi siya naniwala. Bagamat napapakinggan niya, laganap na yung pitong kulog na ito, andito na siya. Umiikot na siya. Sumisigaw na siya. Because this is the final age. Pero sabi nga, there will be the son of perdition. Mayroong mga anak ng kapahamakan. Kaya sabi rin ni Paul, huwag niyong ipanalangin yung mga sinumpa. Diba? Hindi ko sinasabing ipanalangin niyo yung mga blasphemies na mga tao, mga nakapamuso sa Diyos. Diba? Dahil hindi kayo sito. Hindi kayo tutugunan. Hindi tutugunan. Amen. Okay, let's continue. Hallelujah. Sabi nga na, the same man doing the same thing that it did when it was here on earth, same thing. Amen. Hebrews 13 verse 8 said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kung ano siya, ganun pa rin siya. Amen. Hindi nagbabago si Jehovah. In Old Testament, Jesus in New Testament. Amen. He's the same Christ. He's the same Jesus. He's the same God. Doing the same thing. Huh? Pero yung gawa niya may allotted in every ages. Kaya nga sabi, may progressive revelation. Yung progressive revelation, hindi ito nakaangkop sa kaisipan lamang ng tao, hinubog sa tatawag na malikot na kaisipan, panginoon ng mga tao. Kundi ang tatawag na progressive revelation is accordance sa tatawag na dovetailing dito po sa tatawag na seven thunders na ito. Pag sinabing, kami yung mga pinanganak sa ulap, eh wala na yun, hindi yung progressive revelation. Walang ipinanganak sa ulap na naka-encounter ko. Wala. Kaya nakakalungkot. Na sobrang lalim ng alunod. Na sobrang lawak. Nagpapalawak ng kanilang sariling kaisipan, sariling pananaw without mentioning the Holy Ghost. Without understanding the work of the Holy Ghost. Anong nangyari? Nanaligaw. They said, we have the progressive revelation. But remember this. Sabi, test the spirit. Paano mo susubok? Sa pamamagitan ng message and scripture. Amen. Kasi yung iba talagang gugulatin ka lang sa lalim eh. Oo, gugulatin ka lang sa lalim. Pero tignan mo yung buhay, wala. Magagaling sa message, maraming ganyan. Gugulatin ka sa napakalalim ng mga message. Pero kaya nangaligaw. Gusto kanila ang message, pero kaya sila nangaligaw. Dahil yung kanilang pananaw, meron silang hidden agenda. For the sake of their own belly. For their own good. Amen. Kaya sabi, the same work for the same thing. Isang trabaho sa isang bagay na yan. Amen? Luke 17:30, Jesus said, in the last day, and it was in the days of Sodom, when the Son of Man will be revealed himself again, it's be the same thing. Same thing, parehas na bagay naman. Sa tinatawag na, yung Sodom day na ito. Yung panahon ng Sodom mo na ito. Amen? Ito na yung LGBT. Sodom na ito. Nasasangkapan natin yung Sodomite spirit. Kaya yung mga LGBT, meron silang tinayong simbahan na rin. Diba?
Oh, LGBT Christian, no? Oh, 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 ang pastor nila. Di ba? Di ba? Kasi ang mindset nila, may karapatan din kami, dahil anak din kami ng Diyos. Sorry for this word. Ang tamang kapahayagan, ginawa din kayo ng Diyos. Dahil merong at totoong mga anak ng Diyos. Iba yung ginawa kaysa mga anak. Iba? Kasi kung talaga kayo ay mga anak ng Diyos, hindi kayo magkakaroon ng tatawag na yung identity crisis. Hindi kayo magkakaroon ng identity crisis. Why? Dalawa lang yung ginawa ng Diyos. Dalawa lang. Pagka meron pong pangatlo, alam niyo na, sino yung pangatlo doon sa Garden of Eden? Alam niyo na yun, pangatlo. Mandaraya. Diba? Diba? Adam and Eve. Yung third party, mandaraya. Panukso. Kaya pag merong naging pangatlo alanganin, alam mo na, hindi yun sa Diyos. Amen? Part yun ng mga, sabi nyo na, under delusion of Satan. Amen? Okay. So, sabi nga, no? In the days of Sodom, when the Son of Man will be revealed himself again, Son of Man will be revealing himself again. Amen? Son of Man means ito po yung kanyang kapanahunan, nagkatawang tao siya. Saan yun? Sa pamamagitan ng kanyang mga bride, ng kanyang bride. Nagmanifest ang pagiging Son of Man niya doon sa bahagi ng nobya, which is the fivefold ministry. Amen? Iba? It will be the same things. Parehas din na bagay ang gagawin niya. Huh? Magwa-warning din ito. Kasi ang Diyos, hindi siya magbabagsak ng isang sumpa, isang dulibis, isang lugar, bayan, bansa, pati mundo, hanggang walang warning. Amen? Amen. Okay. So, kaya nga po, no, dito, verse 8, Revelation 10, and the voice which I heard from heaven speak unto me again and said, go and take the little book which is open in the hands of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. So, marirecognize po natin dito, ma-identify po natin ito kung sino po yung tatawag na angel na ito na may hawak ng little book, which is the mighty angel, Jesus himself. Amen? Sabi niya nga sa verse 1, and I saw another mighty angel came down from heaven clothed with a cloud. At siya po yung may hawak po ng book. Amen? Amen? Na nakabukas. At inatasan itong si John the Beloved na kunin yung aklat na ito. Amen? Okay. Verse 9. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up. Okay. And it shall make thy belly bitter. O sige, kunin mo. Kainin mo ito. Pero ito'y maglilikha ng kapaitan sa iyong tiyan. But it shall be in thy mouth sweet as honey. Amen? Grabe ito. Yung sweet na honey word. Pero yung buhay niya, yung laman, yung content ng word na ito, mapait. Ibig sabihin, you need to prepare for sacrifice. Kaya mapait ito, bitter ito. Masarap ito pakinggan, pero watch. Amen po, watch out.
Sapagkat pagsimula muna itong ma-digest. Kainin yung pagkain, words. Message ito. Pag ginain mo ito, masarap ito, maganda ito. Bakit ka mo nag-open ito ng mga revelation? Masarap ito. Pero pag nabuksan sa iyong revelation, prepare, dahil i-digest niya. You need to be tested. You must go sa mga persecution. You must go sa condemnation. You must go. Yung bitterness, mapait. Like Jesus, sweet as honey ang kanyang bibig, mga pangangaral. Kaya marami ang sumusunod sa kanya. Pero at the end of the line ng kanyang ministry, bitter. Are you with me? Bakit ka mo? Diba? Yung final na kanyang ginawa, di ba? Inala niya ang kanyang buhay. Diba? Kaya mo yun? Kaya mo yun, bakit ka mo? Kasi katawang kanya. Remember, you are the body, mystical body of Him. Kaya yung naranasan mo, kaya sabi ka nun ng ating Panginoon, sabi niya, kung ako nga, na Panginoon ninyo, ginawa niya, kayo pa kaya? Diba? Diba? Kaya kapag sa Panginoon, magandang message. Talagang very fascinating. Amen? But remember, yung bunga nito. After you digest it, pag na-digest mo na ito, kasi i-digest pa yan. Ibig sabihin, sasalain pa yan. Yung digestive system, di na sinasala mo yung kinain mo. Yung book, yung word. Pag kinain mo yung word, prepare. Pag di-digest mo yan, kapatid, kaya mapait yan. Kasi hindi maganda ang magiging bunga sa'yo. Bakit ka mo? Tatakwil ka. Minsan, pamilya mo nga, itatakwil ka. Diba? Diba? Amen. Okay. So, kaya nga kapatid, ano? Pag nagsalita ang ating Panginoon, may magaganap at mayroong gaganap. Let us bow our head. Panginoon, sa oras po na ito, ay malugod po pong ibinabalik sa iyo ang bawat kapahayagan ito, Panginoon. Selyuhan mo, Panginoon, ang mga kapahayagan na lumantad sa aming kalagitnaan. Pahintulot mo, Panginoon, na ito po ay magtaglay na kapangyarihan at buhay sa mga nakapakinig. At sila po pa pong makikinig pa, Panginoon. Diyos, nalalaman po namin na ang salita mo ay makapangyarihan at ito po ay may kalakip na manghimala. Mayroong pong pagpapagaling sa karamdaman. Ang mga kapahayagang ito, Panginoon, ay bumubuhay ng mga bagay na nangatutulog. Kaya aming mapagpalang Diyos sa oras na ito. Dalhin mo, Panginoon, sa aming mga puso ang mga kapahayagan ito. At hayaan, Panginoon, na ito po ay maging parte ng aming pong kalakarang pang-uugaling mananampalataya mo, Panginoon. Na aming pong maisip sa bawat sandali ng aming buhay, anuman po ang aming ginagawa, na makilala namin ang aming mga sarili na tagapag-ingat ng iyong pong salita, Panginoon. Tagaganap at tagapag-echo ng iyong salita, Panginoon. Lord, continue to bless us, Lord. At hayaan, Panginoon, na sa bawat panahon na lalagi pa sa mundong ito, Diyos, dalangin po namin na patuloy ka namin mahanda ng karangalan. Salamat po, patuloy mo kaming baguhin ang aming pag-uugali, ang aming mga desisyon, pangunahan, at lahat ng mga bagay na may kaugnayan, Panginoon, sa aming mong ikabubuting espiritual. Salamat po. At dalangin ko, Panginoon, na tugunin mo po ang mga immediate needs ng aming mga kapatid.
Lalo na po, Panginoon, yung meron pong kaugnayan sa pang-araw-araw po naming buhay. May kaugnayan, Panginoon, sa aming pong mga pangangailangan sa pangangatawang pisikal. Lord, i-bless mo po kami ng mga bagay, material man, na kailangan po namin sa aming daily necessity. Financial, Lord, at ang aming mga health, Panginoon, ang aming mga kalusugan, patuloy kang maghari, Panginoon. Salamat po, at sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, ang sampagsambat mo sa salamat, sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sa pumapagpalang gabi, sa bawat isa sa atin.